And speaking of winners, tignan natin kung kaya bang depensahan ni Nicole Kyle Bernido, ang defending champion natin from Mindanao na two-time defending, ang golden mikropono sa mga nagtatangkang umagaw sa kanya ng mga contenders. Sino ba yan, Kuya Luke? Yes, and speaking of nagtatangkang agawin ng guild, golden mikropono. Umpisa na natin ang ating unang contender mula sa Metro Manila, si Sharla Cireles. Galing naman sa Luzon, si Joy Loria. And galing sa Visayas, si Kuya Elson Leccione. Oy! Hello! Pati muna kayo sa mga madlang onliners natin. Hello po, madlang online. Good afternoon po sa inyong lahat po. Yes. Madlang onliners. Okay, hello, madlang onliners. Okay, si Kuya. Hello, madlang onliners. Yes. Hello, hello, boss, si wait lang, congratulations muna kay Sharla kasi successful yung serya nila. Starla yun. Ha? Anong si pangit? Trial Monday na Monday. Nailaban ni Rice. Starla. Yes, okay. Try again. Oh, pero ito, kwentuhan nyo naman kami. Muna ka na, Sharla. Saan galing yung name mo na Sharla? Kasi po, sa family po namin is naging tradition na po yung nagsisimula po lagi yung pangalan namin sa SH. So, galing pa po kala mama. Shamela, Shella, Sharla. Charmaine, Sharla, Shaira, Sherry. Wow! Parang shishas mga si Charmander. Shander. Shander? Charizard. Shanderford. Grabe. Sa kanya galing yun. Sa kanya galing yun. So ilan kayo magkakapatid? Tatlo lang po. May ilalaki doon? Wala po. Ano yung pinaka-weird name sa pamilya nyo? Kasi po, lagi pong Leo. Huh? Shleo, lagi ganun? Merong Leo. Lagi pong may Leo. Okay. So parang lagi pong junior. Eh medyo Bisaya po kasi. Kaya ang pangat pa pang junior. Ganun lang po yung junior. Ano. So, wala na, ano problema? May problema ka sa Bisaya? May problema sa Bisaya? May problema? Ayay. Cute lang. Oh. Pero ano bang ginagawa ni Sharla ngayon? Ako po is mahilig din po akong mag ano po kumanta po ng mga Japanese songs. Usually po kasi mahilig po talagang some other people call me otaku po, parang ganun. Anime fan. Hindi naman po, ano lang talagang. Nag-try ka ba mag-audition sa MNL48? Hindi po kasi po, yung nag-MNL po last time is underage pa po. Pwede na ngayon. Pwede na ngayon. Yeah. How old are you ba, Sharla? Nalala ko si Sharla kasi dati nagkasama kami dun sa, ano bang tawag dun? Tokyo po, sa Philippine Festival Expo. Oo, andun na si Ate Maha Salvador, tapos nagkanta siya dun. Japanese songs. Pang international pala. Oo, pero ikaw sabi mo na, kailan ka nagkaroon ng interest na matutunan yung mga ganung songs? Nag-start po ako nung 10 years old po kasi po nag-start na po talaga akong ma-in-love sa mga anime na openings ng mga tulad ng ngayon po yung favorite ko po is Gurenge. Tsuyoku nareru yoshita. Wow! Maganda yun. Some na yun. Ayun, parehas kayo na interest, ha? Japan. Pero mag-aaral ka ba ngayon, Sharla? Yes po. Grade 10 student, mag-graduate na. Moving up po. Moving for up. Grade 11. Grade 11. Ano ba yung gusto mong kunin na course just in case makagraduate ka na? Med po. Medicine. Anong pre-med mo? BS Biology po. Biology. Oy. So first choice mo talaga yan, med. Opo. So STEM talaga siya, STEM. Oh. Oh. Bakit hindi ka kumuha ng course na malapit sa singing, sa music? Siguro po, kasi po yung singing po, I know na dear na po siya sa heart ko, pero I want to try something else po aside from singing. Oh. Para hindi na siya ma-burn out. Oh. Yes, gusto niyo mag-explore para mag-explore ng iba pang bagay. Pero tingnan natin kung magaling din mag-explore itong ating next contender na si Ate Joy. Oh. Happy siya. Joyful. Yes, masayahin. I am joyful. Grabe si Ate Joy, no? Isang patakbisang katutak. Alam mo yun? Mabisa. Ang dami baon ni Ryle. Ano yun? Baon? Tawa kayo. Okay na. Abot ilang, pero, abot isang linggo. depende kung papabayaran sa'yo. Charlotte. Yes. Kaya kayo naman po, ano pong pinagkakaabalahan nyo po sa life? Sa life? Yes. Well, simple life lang naman ang meron ako. I have 3 kids and working as a sales manager in a certain company. Ang ganda niyong magsalita. Oo, parang kasi nasa sales eh. Maganda makita. Iba. Kailangan namin maging magaling mag-sales talk. Dapat makapag-build agad ng rapport, di ba? Yes, exactly. Ano po ulit yung company na, ano po yung sinasales niyo? Sinasales? Ano po yung sinasales niyo? Sinasales ko yung mga beauty products. Yes. Sakto. And parang one-stop shop itong company nito. So if you insist, I will mention, pero wag na lang. Kaya na po kayo katagal.
Gaano na po kayo katagal dyan sa ganyang field? I've been in that company for 15 years. Wow! Yes. So hasang-hasa, alam na talaga. For sure. Hindi naman sakto lang. What made you decide na mag-stay for ganyang katagal dyan po sa industry na yan? Well, in the first place, I don't have any choice because it's God's will. Though gusto kong mag-abroad before, pero hindi ako pinalad. So, dito ako sa Pilipinas na padpad. Ano po saan ang trabaho sa ibang bansa kung sakali? Nurse. I'm actually a nurse by profession. Ooh. Pero hindi niyo po pinapractice pati dito sa mismong bansa natin? Nag-practice ako parang ano lang, a year. Then after that, ginamit ko na lang for my kids. Ganda no. At least kung happy naman po kayo, di ba? I am too much happy with my family. Ay, ang galing. And total po, nasa sales naman po kayo. Ba't hindi nyo po naisip na dalin yung company nyo sa ibang bansa para doon ka naman mag-distribute? Well, actually, the company that I'm working is global. Mm-hmm. Okay. Parang meron na din doon talaga. Yes, meron talaga siya. Yung mga distributor niya rin sa ibang bansa. Exactly. Kumakanta din po ba kayo sa mga events ng company niyo? Ay, oo. Ay, bukasuki na po kayo. Wala kasi silang choice. Tsaka dagdag din niya. Ay, yes. Parang every event niyo yata, present na present kayo. Parang mawawala yung special performance niyo. Parang ganun. Kasi libre eh. Walang bayad. So, yun kayo. Pagparinig tayo. Next time naman. Sa may baye, ganon. Pero kayo po ba na-experience nyo sumali sa competition? Yes. Oo. Since birthday, hata ko sumasali na sa amateur. Ay, wow. Yes. Kayo po yung sa mga barangayan talaga sumasali. Barangayan. Yes. Oo. Pero yun, recently, parang 5 years ago yata or 6, ako yung naging Avon Philippines, representative ng Avon versus Global. Sinabi ko lang yung competition. Yes. Ay, naku. Mukhang pang malakasan. What made you decide to join po Tawag ng Tanghalan? Well, in the first place, hindi ko talaga plano, no? Uh-oh. Sabi ko nga, God's will lahat. At yung mga halahian namin, Pino, sabi niya, habang kaya mo pang kumanta, itry mo namang i-explore yung talent mo and share it to other people. It's not for the win, but, you know, sharing the talent that God bestowed to me. So, I'm here just to inspire especially those who are parang same at with my age, na it doesn't really matter kung anong edad ka na. Diba? Totoo naman. Yes. Ang galing ni Ate Joy, ano? Parang nasa seminar tayo ngayon. Tsaka walang halong kaba. Wala siyang halong kaba. Parang sobrang confident. Talaga, maraming salamat. Miss Joy, kinakabahan po ba kayo for later? Oh yes, of course. Kasama yung nervyos. Hindi po halata. Wala kami. Magaling lang ako magtago. Isa-sayos-talk daw niya yung mga kurado. Mamaya makikita natin. Ito, alam natin ang kwento naman ng ating third contender na si Elson. Hi, brother. Hello. Hello po, hello po. Ang laki ng boses ni Kuya, no? Taga-san ka ba sa ano? Taga-Leyte ka pala. Taga-Leyte po. Talaga? Taga-wala rin taga-boses na. Ganyan talaga yung boses nyo kalalim, ano? Yes, diba? Bass, baritone. Ano po yung pinakamataas na note na kaya niyo? Sample. Joke lang. Baka maubos. Baka mamaya. Surprise time. Parang ang sarap, diba? Ang sarap niya gawing boses sa Waze, no? Pwede. Turn left. Pag ganyan, sasabihan mo lahat ng kasama kayo maingay na hindi ko marinig. Kailangan ka ng music. Pero ano po pinagkakaabalahan nyo? Ako, isa po akong licensed professional teacher po. Oh. Pero sa ngayon, hindi po ako nagtuturo muna. Nag-explore po ako ng, ano, nag-online teaching, nag-voice lessons, tsaka nag-compose ng mga jingles sa Teams. Galing! Teacher po pala kayo. Yes, pasensya po. Na po. Pinabawi na po na. Gusto ba yung gano'n? Hindi, kung dati po, ano po ba yung mga tinuturoan nyo sa nung nagti-teacher po kayo? Major ko po, music arts, physical education. Wow! Yes po. At least so may kinalaman sa pagbo-voice coach mo rin. Yes po. Music talaga yung passion ni Sir Elson. Alam mo, ini-imagine ko kung paano parang nagagalit ka sa mga estudyante mo. No? So isigaw mo, hoy class, tumahimik kayo. Natatakot na sila. Papasa ko pa lang. Takot na, hindi ko na kailangan. Umpisa pa lang, hindi na kailangan. Pero ano po yung nag-decide sa inyo na tumigil sa pagtuturo? Ay, hindi po ako tumigil, hindi pa po ako nag-apply. Pa-practice. Okay, so after mag-take ng exam, hindi ka mo nagtuloy. Hindi po ako nag-substitute lang ako.
teacher, substitute teacher. Substitute. Pinagtitripan ka ba? Kasi yung mga substitute lagi pinagtitripan, di ba? Lalo na pagka high school. Actually, ikaw lang yun lang. No, Ryle. Siyempre. Question lang, curious lang. Yeah, hindi naman kasi alam ko naman talaga. Dumaan din ako sa ganun eh. Oo. Kaya alam ko talaga yung mga ability or yung mga so pinagbibigyan mo sila. Lalaki, kaya alam ko... Marunong ako maki-ano. Handle. Kasi yeah, you know how to handle. Kasi di ba pag substitute, either pag titripan or walang gagawin buong period. Kasi nandun lang siya. Di ba nandun? Actually, may mga ganyan. Oh, pero may na-prepare ka ba ang mga gagawin? Activities para sa mga estudyante? Kung wala, mag-fill in ka? Oh, yes po. Or chill-chill lang? Meron talaga. Kasi binibrief ka ng ano eh, kung saan na kayo. Tsaka siyempre kailan alam nyo kung ano ng lesson. Oh, anong lesson. Okay. Pero anong klaseng teacher po ba kayo sa mga estudyante nyo talaga? Stricto ba? Stricto po ba kayo? Stricto talaga. Mag-impose talaga ako ng ano, yung ang talagang matatakot sila. Mga rules. First, para hindi sila maging abusado. So, dapat na-impose ko yung pagiging stricto ko first. Tas, yung authority po ba? Yes, ko yun. Pero ito, without mentioning ha sa inyo pong tatlo, no, bawal sabihin ang title, ang singer ng kanta. Bakit po yung song na yun yung napili nyo ipanglaban today? Mauna ka na, Charlotte. Ano po? Ito po kasing kantang to, idol ko po talaga kasing kumanta na to. And ito po, feeling ko po marami makaka-relate po na students, lalo po yung ano deadline na po, tapos wala pa kaming nagagawa. Ay! Maraming na po! Yeah, I don't feel like much. Kayo po, yes, at Joy. Actually, ako naman ay favorite ko talaga tong singer na to. Yes, I've known her for so many years at ang gagaling ng mga kanta niya. So I think, bagay sa genre ng boses ka. Alright. Yes. Sir Elsa. Sa akin, bagay sa boses ko. Kaya, short but sweet. Maraming salamat sa inyo, mga contenders for today. Galingan nyo later. Good luck. Excited pero kami lahat marinig. Mm-hmm. Here we go!